No matter how many people tell you you can't do it, you can always do it as long as you're driven. Yun lang. I feel so bold right now kasi po kasunod ako ng napakagandang sagot ni Paolo. Yes, of course. I think everybody in this world naman po ay nakaranas po ng pambubuling. A particular eksena siguro for me is will be nung nung sumali po ako sa love team ng Carmel. Sabang ako, so I was really bullied online. Cyberbullying is really a thing now. Hindi na in person yung pambubuli. Pero yung kahit nasa sarili mo ng bahay, nakikita mo online, nababasa mo yung mga pinagsasabi nila na masama tungkol sa iyo. So kahit may wala ka ng comfort ng home, kasi kahit na nasa bahay ka na nararamdaman mo na binubuli ka. So siguro po ang pinakamagandang gawin is, hindi naman siguro totally ignore. Maybe they have their points, use it as a motivation to do better, siguro. Not to impress them, but just to really see what inside of you, kung ano talaga yung mga mali na gawa mo siguro, or kung meron ka dapat magugin, gawin mo na lang na inspiration para to change for the better. And siguro kung yun nga, may mga nonsense naman na sinasabi tungkol sa'yo, ang importante naman yung mga tao na nagmamahal sa'yo, sumusuporta yun, naman talaga yung mga opinion na nagmamatter sa life. So yun na lang po siguro yung pakinggan natin. And I thank ako din before nung nasa high school ako elementary, lagi kong binubuli sa physical look ko, kahit yung labi ko, to sino lips daw, ganyan. As in, legit talaga, talagang naalit, tas yung pagkamos daw ako, ganyan, and everything. Tapos ngayon na pumasok sa showbiz, pati yung mga ginagawa ko, parang nilalaan ko na, hindi na bang yung talento, ganyan. Yung tulad ni Sus, na gamitin mo yun para i-improve yung sarili mo, para kapag mas maging better ka, mag-workshop ka, kung ano pa yung kulang sa'yo, nakikita lang mali, gamitin mo yun para i-improve mo. So, nasa tao na yun kung paano makaka-apekto sa'yo, at sana huwag tayo siya naman pa-apekto dun sa mga pambubuli na ginagawa sa atin. Kasi tayo din yung parang masasaktan, and tayo din yung maapektuhan. Salamat po. Ayan. Maraming salamat sa ating napakagandang mga answers ng ating cast. Ako, I'm sure lahat kayo ay inspired. Let's move on to the next question. Julian. Ayan siya. It's nice na kasama ka dito sa cast ng The Debutants, no? But marami nang tatanong din kasi kung kailan ka babalik sa TV. Hindi nakikita ka every Saturday sa sitcom, pero ang tanong ng karamihan is, kailan daw ang magiging comeback mo sa prime time at bakit parang ang tagal mo? Siguro para tinanong yung nag-aaral kasi ako ngayon, napagsasabay ko. Sa UP po, making Malikaing Pagsulat. Second year na ako. So, meron naman po akong ginagawa at gagawin po ngayon na hindi ko lang po pwede sabihin. Pero I guess, andun po kasi ako sa punto na hindi ko minamadali or hindi ako nagpe-pressure na particularly ibang kasamahan, nandiyan na sila, ganyan. For me kasi, hindi siya itong industry. Siyempre pa man po, dumating tayo sa point na madedepress tayo na bakit yung ibang kasama natin nandito na, bakit ako nandito pa din. Pero nandito na ako kasi sa point ngayon ng buhay ko na hindi na importante sa akin yung pasikatan. Kung mag-affirm niya, mas importante kung sino yung tumatagal. So mas okay sa akin na nandito na ako, nag-stay ako. At least, kumbaga, nagkakaroon ako ng mas mahabang time para magbigay pa ng iba't iba or kung ano pa yung pwede ko mapakita sa kanila. Thank you. Alright, sino po ang next one na? Hello po, Mami Jojo Bonsoldat. Siguro, Mami Jo po of Jo Bonsoldat. Siguro po itatanong ko kay Direk. Kasi Direk, ang ganda-ganda, is beautiful. Yung previous film mo, yung Ang Mana ng Gan. Ito po ba sa post-prod medyo may aasahan din kaming creature o
meron ka rin makapangyari ng malinis na na visual CGI. May konting CGI. Pero tungkol dun sa kung ano yung maabangan nyo. Pero ito po, may tapunan, surprise po kung ano yung nangyayari talaga. Kasi isa po yung pinaka-review sa pelikula. Pero in terms of look, I think proud naman po ako sa look ng pelikula kasi hindi siya yung typical horror film na makapanood nyo. Ginamit po namin yung treatment sa kanya dito is neon lights yung ginagamit namin parang visual element kapag may horror. So, tawag na namin yung cinematographer ko sa akin is color horror kasi doing yung mga parang horror scenes, iba yung attack na ginawa namin. So, mas mahilaw, colorful, right? Tsaka talaga ang lupit-lupit ng trailer, parang maglilis-lilis na pagkakano. Thank you po. Oh, yung mga girls, mga the it girls horror, Super 8 Girls of Horror. Pang-ilang horror film niyo na po ba ito? At ano kinaibahan sa kung Mean Girls kayo before sa horror? Ano po yung character niyo na kinaibahan niyo from previous horror films? Dito sa film na po. May inis din ba kami sa inyo? ako po kasi first time ko po magkaroon ng horror movie. And first movie ko buto sa Little Things, kaya nagpapasalamat po kay Mr. Salmatiki Mother Lily. Ayan. Ano po, yung sa character ko po kasi yun sa horror movie po, first time ko rin po mag-portray ng gantong klaseng characters. Kasi so, recently lang po yung mga shows ko po na pinaparili ko po na roles is mahirap, or magritams, or when it comes to dramas. Ngayon po kasi pumasok ako sa sobrang opposite ng character ko sa ibang ginawa ko pati mismo sa personality ko. So, kahit paano nakaka-challenge naman din po pati nasabi ko naman po sa sarili ko na kaya ko rin po pa naman ng Mean Girls or Bida Contra Bida kahit pa paano. Ako po pang horror movie ko na po ito. Lahat po ng movie na ginawa ko, horror. Ang pinagkain ko po, to be honest, hal ko ng role na horror na ginawa ko. Maarte lagi, ganyan, pasosyal. Pero yung pinagkakaibas dito, napakita ko din dito yung pagmamahal ko sa mga friends ko, yung concern ko sa kanila. Yun, kasi yung mga previous films, parang sobrang selfless ko, naiisip ko lang laging sa sarili ko. Pero dito kasi napakita ko yung concern din ako sa mga kaibigan ko sa nangyayari sa akin. Actually, but this is my first ever full-length horror film na ginawa ko po. And that's my, I think, second time. First time ko po na full-length talaga na pelikula ginawa under the girl. So, I really can't compare po from what I did before, so, yeah. Ako naman po, first time ko rin po to sa legal. Sobrang thankful ako sa opportunity kinigay nila sa akin. At naramdaman ko yung, nandun kasi siyempre yung kabanan ko, first time ko magtatrabaho kasama sila. Pero naramdaman mo naman yung alaga at yung pag-welcome nila sa'yo. Tapos, second time ko na pong gumawa ng horror, pero very different na siya. Kasi nga, since si Derek Prime nga, iba yung ataking ginawa na. And sinabi naman po niya yung mga sa kulay, pati sa mga shots. Nung nag-story ko kami, sobrang na-excite ako kasi pati yung diniscuss nila sa amin. So, doon pa lang nalaman talaga namin na meron kakaiba para sa pelikula. Tatanong ko medyo nakakapano, walang kaawento-awento, pero tanong ni Liz kanina, ano daw ang label ng cake? Steiner po. Inanem ko pong kainin, sabi nila ba? Dahil hindi daw po siya totoo. Hindi, wala po. Wala pong label. Steiner. Extend ko yun sa taas. Gusto mo ito, Bix? I-owin.